Kung laya po yung babaeng ito. Parang namimiss na yung mga ano. Kaya lang po ha, sisilipin natin. Kuya po ha, masok. Hoy, pansinin nyo nga yung alin niya. Bakit nakaarang yun? Lalo yan. Kaya lang, tatawagin nyo natin. Tagal eh, bigla siya. Parang, patuloy ka na araw kayo sa video namin. Guys, ito ngayon, papasok na kami ngayon sa barko. Barko-barko, Roro. Ayan po si Bunjing, excited na naman. At titingnan naman sa mga waves. Nung hindi sila sa barko. Ngayon, papakita natin kung paano tayo papasok doon. Okay, pause muna tayo dito, guys. Tayo guys, andito kami sa front ng Starlight Diners. Medyo maganda yung facilities nila kaysa dun sa isang Montenegro liner like that. Ayun po yung Montenegro liner, so, hindi po aircon yung kanilang passenger. Dito ay aircon po. Depende po sa class ng binayaran nyo, kung ano yung class na binayaran nyo. So far na pag-reserve naman namin is yung aircon type. So ngayon na unti-unting ina-adjust nila yung tali para medyo umusod yung barko para maano natin. So for a while, bye-bye Mindoro, sabi nila. Bye-bye Mindoro! Bye-bye! Bye! So maganda yung experience kasi kasama kami buong pamilya. Buong pamilya at mga kapamilya. Kahit na hindi ako nag-ahit, hindi naligo. Si Mami nakapaligo. Bunjing, naligo ka ba? Bunjing, naligo ka? Ayun, nangitim na ang aking mga anak. Hindi? So, maybe siguro tayo rito. Medyo delikado dito kasi yung may mga nabalitaan ako, puputol yung tali. Kaya na. Kuya, kunin siya, no? Bon? Si Bon. Sabay ko po. Sabay yung pagpugan yun. Hindi siya rin. Maraming ngayon guys, pinakawalan nila yung tali. Nirelease na nila. Ayan, hinihilan na ngayon yung tali. Both ends. Both side pala. Ayan, yung isang white and blue roof.
Ano ba sa? Ayan. Ang lalaki ng roof. Diba? Napansin nyo? At meron kaming chicken joy kung Jane. Ayan na. So ayan, itali na siya. Ngayon, ayan. Sumandar na po yung aming barko. Bye bye. Bye bye Mindoro. Bye bye. Bye bye Mindoro. Bonjing. Say bye bye Mindoro. Bye 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 bye. Guys, bye bye. Yon. Ngayon, hindi na po kami umaandar. Wala pa si Mami. Iniwan na namin sa tampalan. Malakas ang type to. Okay. So ngayon, meron na silang mga anak. Sabi mo na yun, ha? Ayan, si Kapitan niya tayo or sa shipmate. Dito tayo. Okay. Mga second shipmate sa mga crew dito, mga seafarer. Tulong-tulong sila para maayos yung facilities ng Starlight. So, kala namin Starlight medyo maliit lang. Ang laki pa lang ito para dun kay Montenegro Liner. Nice. Hello guys. Keron, careful. Bye. Bye bye Mindoro. Bye bye. Bye bye. Bye bye Mindoro. Bye bye. 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 So, mamimiss namin yung bakasyon namin na to dahil masaya naging outcome ng bakasyon namin. Buhay probinsya. Medyo fresh air yung nalangap namin dito sa Mindoro. So, ito yung province ng aking sweetheart na si Mami Vera. Please like and subscribe na lang sa mga susunod na vacation escapade. Sa Mindoro, Manila. Mindoro o Marinduque. Bye guys! Sabi mo bye guys! Bye guys! Bye! Kuya, bye-bye! Say bye, guys! Tagal nga niyo, Mami. Sarap? Sarap niyan? Ha? Ngayon, pupunta po kuya tayo sa site. Tiyan na, kuya! Dito. Dito tayo. Ito yung non-air-conditioned sites. Nasa pinakataas na part ng barko. Ayan, nakita nyo, open air sila. Yan. Tapos ito yung mismong exhaust ng pambuto ng mahal ng barko. So, ito yung sabi ito. Starlight yan. Po! Meron pa, Starlight. Sabi dito, may nakikita natin yung engine ventilation. Mahalaga yan sa engine. Hi guys! Asan na si Mami? Ito po ang non-aircon side. Makikita nyo sa top ng side na yun, merong isang sonar sensor para makapag-communicate sa ibang vessel ng mga sakyan. Tapos sa tagal ni Mami, nakapag-review na tayo. Meron silang mga chargers. Ito maganda rito kay Starlight. Nakikita nyo to. Life jacket. Kahit na yung mga bata, meron dito nakalagay dito sa back ng barko, meron dito nakalagay life jacket. Medyo yan po. Para sa child po yan, para sa baby. Para kay Bunjing. Para kay Bunjing yan. Opo. Mami! 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 Bye, Mindoro! Mami! 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 Bye, Mindoro! Mami! Mami! Picture tayo? Picture tayo? Ha?
Yun, mabigat talaga yung bunjing ko eh. Kaya tinawag si Mami. Nagbibigatan yung braso. Okay, pipicture muna kami guys. Mamaya na ulit. Habang nasa gitna tayo ng barko, ipaparamdam namin yung lakas ng hangin at alon pag nandun na kami sa gitna na dagat. Guys, for a while, bye to Mindoro! Bye! Hey! Ron Manlises! Bye, Mindoro! Mami Vera! Bye-bye, Mindoro! Bonjing! Bye-bye, guys! Bye-bye, Mindoro! Balik ako sa summer! Oh guys, dahil napaalam tayo sa Mindoro, i-review natin, iikot ko kayo sa mismong roro na to. Mula dun sa taas hanggang sa mismong basement, doon yung sakay namin, para mapakita namin sa inyo kung ano yung gano'ng kalaki yung vessel at ano yung equipment at safety features na to. Okay guys, punta tayo sa baba. Dito ngayon, sa second deck, meron pa rin life jacket for adults and children. So, makikita nyo pa rin, meron pa rin staff room, if ever na kulang doon sa mga seats na sa ilalim ng mga bangkuha nila guys. Tapos, ngayon, yan, nandito yung hose box para sa, if in case may fire or may kahit mainit o sulog. Tapos pagdating dito, ito yung deck plan. So, ngayon, nasa tayo? Ngayon tayo sa second floor, ito sa green area. Okay? Ito po yung nandito tayo. Tapos makikita natin yung mga dulo niya. Ayan yung fire exit. So, very, ano sila, yung standard sila medyo maganda naman. Maganda at kahit pakinabang kung saan mo pupulutin yung mga gamit mo or saan mo pupunta kung saan ka naka-designated deck. Okay? So, second floor, promenade deck. Yeah. So, yung blue ay first class. So, nasa harapan siya na second floor pero nasa front na vessel. So nandito tayo sa business class. Nandito sa business class which is air conditioned deck. So meron dito economy, yung nasa taas yung economy, yun yung non-aircon deck. So nagaling na tayo dun guys, ngayon pupunta tayo sa loob ng aircon deck. So makikita nyo naman yung tempered or safety. So, pasok tayo sa aircon deck. Ito yung mga kasama. Yun. Yan. Dito ko tayo ngayon sa business deck. Ito, manggugulo tayo. Hoy, walang tao. Walang tao dito sa pwesto namin. Biyaw! Busy-busy ka dyan. Yan. Makikita nyo. Yung upuan nila medyo malambot, post-foldable. So, para makakilos kagad yung mga tao. So, try natin kung malambot talaga. Okay. So, sa size, dahil wala siyang headrest, pero maabot naman doon sa cushion yung ano niya, yung neck mo or yung back of the head mo. So, that's the thumbs up for Starlight. Then, ito yung sinabi ko sa inyo, yung mga nasa ilalim na safety jacket, life jacket, nasa ilalim yun. So, nang chinek ni Bonjing, lahat naman daw meron. Ito yung buso ko, kasi inikot nyo na yan. So, makikita natin dito, meron siyang TV and family mark. Okay, John. At Strixie. So, after nyan, meron tayo dito mga charging machine. So, hulog ka lang ng 5 peso, yan na naman. Para kapag lobat-lobat ka, nasa gitna ka ng vessel, nasa gitna ka ng dagat, hulog ka lang ng 5 peso,
income ulit sila sa like ferries. So marami naman yan, isa, dalawa, tatlo, apat. Then meron silang TV ulit para sa mga bron. So punta tayo sa likod. So yeah. Medyo konti dito sa business. Medyo konti nakasakay. Kasi parang konti lang yung nakabook. Hindi na kasi peak season, hindi katulad dati. Kapag mga pag mga malang araw, mga summer, vacation. So dito meron dito, uy. Ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. So emergency sign. Meron. Then dito life jacket again, marami. So mga storage ng life jacket. So ito yung mga exit sign. So andyan din tayo. Ito yung exit sign. Tapos uy, so sick. Parang naka-elevator. Pero roll lang siya. Pero magagana tayo lang. So ito. Ito ang mahalaga pag sasakay ka ng barko. Kailangan alam mo yung mga sizes or mga kung saan yung mismong fire control plan. Ayan. Hindi basta sakay ka ng sakay ng barko. Kailangan mo alamin kung ano yung mga exits. Anong tawag sa mga yon, mga equipment sila, kung nasa yung mga equipment sila. So, ayan. Ito ay sa ito. Maganda yung lighting natin. So, ito yung fire control plan. Sabi natin. Then, ito yung mga life-saving appliances plan. So, dito tayo. So far, dito tayo sa gitna na to. Ito yung first class, ito yung business class. And then, yung mga vessel, ano yung harap. Ayan. Yung mga legend naman sila. So, free time. Kung may time, kailangan mo sabasahin din. So, labas tayo. Napakita ko sa inyo yung business line. Labas tayo. Natin sa baba. Pwede pa tayo bumaba. Kasi, parang sinarado na yung sakay ng may barko. Yung may mga sakyan. So, dito tayo. Yeah. So, guys, nandito tayo ngayon sa pilit na yung business plan. Tignan natin yung gano'ng kalakas yung alon ngayon. So, panatag yung ano ngayon. Tubig, hindi gano'ng maalon. At medyo magandang panahon yan. Mukhang hindi naman siya uulan. So, ayun. Mga kanya-kanyang isla. Ito, madadaanan natin yan. Hindi ko alam yung pangalan ng isla na yan, pero soon, pupuntahan natin yan para makita natin kung ano yung nandiyan. Mga white sand or bakasyon na naman ganda. Yan. So, kung nakikinig ka kung saan mo itatapon yung basura mo. Ito ito, meron din silang basurahan. Ayan. Dito tayo sa bandang harapan. Hindi ko pa napupunta pero titingnan natin. So ito ulit, meron ulit na deck plan every sides ng ship na ito. So second floor, bridge deck, promenade deck, and car deck. Yung car deck pala kanina, nadaanan natin, pero madilim. Ayun, dito tayo sa harap. Tingnan natin kung makakapunta tayo sa harap. Kasi masarap doon. Uy, nakasarado ang harap. Why? Nakasarado yung harap. Paano tayo makakapunta sa harap? No? Eh, nakasarado nga. Crew only. So, sabi nila, huwag ka nang umunta dyan, huwag ka nang magtangka kasi crew only lang yan. Car deck. Ito yung car deck. Dito kami nang galing kanina. Medyo madilim lang guys. Kaya babay na nato. So, and guys, medyo madilim dito. Ito, dito naka-store yung passenger vehicles. So, dati yan ang sinasakyan natin yung vehicles natin. Ngayon sila ang passenger. Dahil tatawid tayo ng dagat papuntang Batangas. Yung isang white na yon at yung Nabara, yan po yung aming dala ngayon galing Mindoro. Maraming sila.
cargo trucks na nandito. So mainit dito, akyat tayo sa taas. Watch your step. So yan, hindi tayo makadaan doon ngayon, pero tingin ko doon sa kabila. Ito yung business. Ito na yung magandang so pwede kong i-review lang. Diyan. Ito, mawasak tayo kasi ano to yung first class nila. Okay guys, dito tayo. Pagpasok mo pa lang, meron silang widescreen TV dito. Very relaxing, medyo malakas yung aircon. Tapos, yan. So, yung bangkuhan nila, dito tayo sa medyo maliwanag. Bangkuhan nila medyo mas masarap nga talaga upuan dito. Try natin yung bangkuhan, kung masarap na. Ay! Oh, inabot na yung ulo. So, yung headrest medyo malambot, inabot na. At nakita nyo naman, medyo mas soft yung ano niya, yung cushion niya, from foam. Siguro Eurotex or something like mas maganda pa. So, sa harap ng business, meron ulit na widescreen TV. Very relaxing, I think. Kung dito kami siguro nagpabook, medyo mas maganda. Pero, yung budget, syempre. Okay. May charger ulit. So, wala po ditong nakalagay na tao. Mukhang wala silang nakabook sa kanila. And, labas tayo. Thank you! Labas tayo. Guys, labas tayo. Thank you ulit, guys. Yun. So, dun sa harap ng business class. Ito na yung business class dito. Pero business class din yung doon. Tatanungin natin sa mga promo kaya. Okay. Dito na tayo ngayon sa front ng vessel. So, hindi ko alam kung pwede o hindi pwede. Pero, tingin ko pwede naman. Pro only daw. So, dito tayo sa pro only. Pero bawal dito, guys. Huwag yung gayain gagawin ko. Itin natin kung gano'ng laki yung nasa. Nandun yung kapitan sa taas. Kap! Alabas na po ako. Bawal dito. Okay. Yan. So, na-review natin ngayon yung business class. Tatanggap ko bakit business class yun doon. Tapos yung pagdating doon, air condition lang. So, yun baka yun. So, dito may ECR naman. Medyo hindi po babae, hindi pwede pasukin. Restroom here. So, pasok tayo sa loob. Diba? Try natin umihi. Sama kayo, guys. Okay. Pero hindi man tayo eh. So, dito kapag medyo lalaki, may disable. Okay. So, may tubig naman. Okay, tapos merong salamin, magkahit ka, tultong, nakamain. Tapos yung urinal nila, yan, medyo pwede sa mga chikiting. So yan, at malamig ha, mukhang mayroon. Okay, so yung bowl nila, check natin. Pero ba tao? Yan, medyo malinis naman. At syempre, inaan natin na passenger vessel. Medyo marami, pero malinis siya. Malinis siya ni Kuya. Bago ako pumasok, daya siya. So, yan. Ayan. Ayan yung araw na tatakluban na ng yung ulap. Dilim. So, napasarap ng panahon ngayon. Napakapanatag ng dagat. Ngayon ko, makakauwi kami ng 2 hours. 2 hours. Tignan natin yan. 2 hours later, kung nasa na tayo. Malapit na tayo sa port. So, ang hirap big kasi ng tampalan. Ano ba? Tampalan? So, port. Okay, port na lang. Sige, ang hirap eh. So, yan. Nakita natin yung front. At ito yung second deck. So, regular lang pala. So, guys, nagkamali ako sa sinabi ko na yun yung business. Ulitin natin ha. So, ito ngayon ay regular tourist class. So, regular tourist class din. Yung kanina pinagpasukan natin, nandun yung mga family ko, nandun yung wife ko, nandun yung mga sister-in-law ko.
namaya doon ako magpapahinga. Tapusin mo na dito. So, may mga signs kung saan yung mga toilets. Hindi ka maliligaw. Tapos, eto. Kung ano, left side, port side, kaliwa, ayun, bahagi ng bahagi. Pa tayo, medyo sa likod, tiralin to, dire-diretso. Nice. Ah, ito yung nasa harap. Ito yung front side na cargo. Yan. Oo, oh, diba? Kapag maliliit, single. Rise again. Dito nakalagay. Tapos yung mga malalaki, dito na. So, lupa na tayo guys. Akin na tayo sa kanila. Umaya na ulit. Hi guys! Nagbabalik po kami. Okay guys, nagbabalik po ako. Hindi ko naikutan to kanina. Meron pala dito isang small vessel para if ever na magre-retreat yung sa barkong ito or merong emergency or merong mga taong pwedeng dali sa ibang ano, ibang lupalop or sa ibang lugar or emergency. Ito yung gagamitin vessel. Medyo tight naman siya. Okay. Ayan guys, ngayon pupunta tayo sa naka-crane pala, oh, naka-crane guys, papamaya may ulit picture na lang ulit tayo. Broken the lawn, I feel the rain crashing down.